Magandang araw po sa lahat. Ka-expat, gusto mo bang kunin ang iyong pamilya at kamag-anak dito sa UAE? O kung ikaw ay nasa Pilipinas na nagbabalak bumisita, basta may kamag-anak kang nandito, posible po yan. Share ko lamang ang mga requirements at proseso na aking ginawa nung nag-sponsor ako sa pamilya ko. Una sa lahat, mabuting maghanap at kumontak ng maayos at mapagkakatiwala ang travel agency dito sa UAE. Mabait at mahabang pasensya na travel agent na sasagot sa madami mong katanungan. Dahil isa sa pinaka-importanteng requirements ay ang affidavit of support mula sa Philippine Consulate, may Dubai at Abu Dhabi branch. I-check ang website para malaman lahat ng requirements at documents na kailangan. Kung sa tingin mo ay kaya mong i-provide at kompletuhin ang lahat ng ito, ituloy mo na ang pagkontak sa ating travel agent. For visa application, opo, kabilang sa pagkuha ng affidavit of support ay may maipakita na tayong visit visa ng ating kamag-anak na kukunin. At hindi po ito refundable. Kaya dapat masiguro natin na ma-provide lahat ng documents para sa affidavit of support. Dahil nasaksihan ko madaming ka-expat natin ang nagre-reklamo nung nasa consulate ako. Dahil madami silang documents na kulang at hindi tinatanggap. List of requirements for visa application. For visitor or kamag-anak na kukunin sa Pilipinas, 2x2 picture with white background, passport copy valid for 6 months, PSA birth certificate or marriage certificate. Para sa sponsor o tayo po na nandito sa UAE, passport copy, residence visa copy valid for 4 months. At within 3 to 5 working days ang proseso ng visit visa. Para sa affidavit of support, mag-book ng online appointment sa Philippine Consulate website. Sino-sino ba yung pwede nating kunin o isponsoran na kamag-anak? Sila ay ang ating mga magulang, kapatid, asawa, anak, lolo at lola, apo, biyanan at manugang. Proof of income. Kung single ka, at least 10,000 dirhams ang salary monthly. Sana babaan naman yung required salary, ano? Kung mag-asawa or may kasama kang pamilya na nandito, at least umaabot ang total sahod nyo ng 14,000 dirhams monthly. Documentary requirements. Employment contract natin verified ng polo, more contract or labor contract, kahit isa lang po dyan. Payslip for latest 6 months. Minsan iba yung nakalagay sa kontrata nating sahod katulad ko, kaya nag-provide ako ng salary certificate, my sign and stamp of company, at 6 months bank statement with bank stamp. Grabe ang daming kailangan. Sa proof of accommodation, tenancy contract dapat nakapangalan sa atin. Or hotel booking mula sa travel agency, sila ang mag-process nito kung hindi nakapangalan sa atin ang tenancy contract. Proof of relationship, PSA birth certificate or PSA marriage certificate. Patunay na magkamag-anak kayo. Other documents, passport copy ni visitor, tourist or visa copy, photocopy ng trade license ng travel agency na nag-process, at syempre bilang sponsor ang ating passport at residence visa copy. Pag maayos at kompleto na po lahat, ang affidavit of support ay matatanggap natin 5 to 7 working days. Kapag natanggap na natin ang affidavit of support, naka-attach na lahat dito yung mga documents na pinasa natin. Kukontak na tayo ngayon ng courier. Sa akin, LBC po, within 10 to 14 working days ay matatanggap na ng ating kamag-anak sa Pilipinas. Para sa plane ticket, after ko makompleto lahat ng requirements, saka lang po ako nag-book ng ticket dahil gusto ko din makasiguro. Bago mag-flight, kailangan bilang turista na pupunta dito sa UAE ay magpakita tayo ng PCR COVID test with QR code na valid within 72 hours bago ang flight. I-share ko din ang kabuuan ng lahat ng aking mga nagastos. Maraming salamat po, hanggang sa muli!